Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito po ako upang magbahagi ng karanasan ko sa kababalagan. Naulila ako sa murang edad. Umanaw si nanay noong 2 taong gulang ako at si tatay naman noong 7 taong gulang ako. Nakakalungkot isipin na mawalan ng totoong mga magulang. Yung tiyahin ko na taga-probinsya ay nagdesisyon na kupkupin niya ako. Simula noon doon na ako naninirahan sa probinsya. Inalagaan niya ako, pinaaral at itinuring na totoong anak. Wala rin pong asawa si tiyahin magpaangga ngayon. At sa edad ko na 10 taong gulang, ipinamana sa kanya yung malawak na lupain ni Lolo. Marami pong mga puno ang lupain na ito at yung ilan dito ay pinutol namin para mapagtaniman ng mga gulay. Masasabi ko pong may kaya kami sa buhay at bago mamatay si tatay, ipinamana niya rin sa akin ang lupain namin sa syudad. Pero nung time na to, hindi ko muna to binigyan ng interes kasi nga bata pa ako. Pero ngayon, nasa pangangalaga ko na ito kasama ng aking asawa at mga anak. Pero balik muna tayo doon kinatiyahin. Sa totoo lang Sir Chris, yung pinakaayoko sa bahay ni tiyahin ay yung mga pagpaparamdam. Yun bang tuwing gabi ay may madidinig ka talagang mga huni ng ibon sa kakahuyan sa likod ng bahay. Minsan, may makikita kang tumatakbo na anino. Pero sabi ni tiyahin, kapag makakita daw ako nito o makadinig ng mga kakaibang tunog, huwag ko lang daw pansinin. Kasi hindi nila kami kayang galawin. Mas makapangyarihan daw ang Diyos Ama natin. Sinunod ko ang paniniwalang ito at kapag makakaramdam ako o makakita ng kahit na ano, binabaliwala ko ito. Pero minsan hindi mo talaga maiiwasan na matakot. At maliban dito, meron po talaga kaming isang karanasan na natakot talaga kami. Kasi hindi lang ito simpleng pagpaparamdam lang. Isang hapon noon, dadatnan ko si tiyahin na nagsasaing. Ako naman nagsabi ako sa kanya na kung bibili ba ako ng uulami namin sa palengke. Gusto ko rin kasi na bigyan niya ako ng suhol. Pero nagsabi ito na meron na siyang biniling manok at ang gagawin ko na lang ay manguha ng mga gulay doon sa likod ng bahay. Nanguha nga ako ng mga gulay at yung puno ng papaya ay nasa pinakadulo ng bakura namin, kaya inuna ko ito. Habang nakatayo ako doon, napansin ko itong bakas na mga yapak. Pero nagtataka ako kasi wala naman kaming mga hayop sa bahay. Wala kaming pusa o aso, kahit manok. Kaya naman, tinignan kong mabuti itong mga yapak at tinawag ko si tiyahin. Lumakad naman ito papunta sa akin at tinignan din niya ang mga bakas na iyon. At sabi niya, mukhang bakas iyon ng pusa. Pero bakit medyo malaki daw at hindi pangkaraniwan? Sir Chris, yung bakura namin noon ay malabong mapasukan ng anumang hayop. Kahit na manok ay hindi makakapasok doon kasi mataas ang pagkakagawa ng mga bakod at dikit-dikit pa. Pero pagdating sa pusa, pwede niya itong akyatin. Yun nga lang ang pinagtataka namin. Malalaki ang mga bakas. Sigurado daw si tiyahin na sa pusa ang mga bakas na iyon. Huwag ka nang lalabas ng bahay. Nangangati sila ngayon. Baka may mangyaring masama sa'yo. Sabi ni tiyahin. Tinanong ko po ito kung ano ang ibig niyang sabihin. At may tinatawag kaming tigtalambo o panahon ng labong sa Tagalog. Ito daw yung dahilan na nagsisilabasan ang aswang. Kinilabutan ako sa mga sinasabi niya, lalo pat yung paksa ng pinag-uusapan namin noon ay tungkol sa aswang. Kaya nung sumapit ang gabi, nagwisik ng asin si tiyahin sa paligid ng bahay, pati yung bubong namin ay winisikan din niya ng asin. Bandang alas 7, naghahapunan kami noon sa kusina. At Sir Chris, walang dingding yung kusina namin. Bali meron lang itong parang pinagtagpi-tagpi na kawayan. Yun bang nag-e-ekis-ekis ang mga ito at merong mga siwang na merong hugis na parisukat.
parang ganito, at makikita namin ang likod ng bahay. Nakadinig kami ng pagkalas sa mga puno doon sa likod. Meron na rin po kaming ilaw noong mga panahong ito, at meron pong isang bumbilya na nakakabit doon sa gitna ng kakawyan. Tumingin muna si tiyahin sa kalangitan at nagsabi ito na mukhang hindi naman uulan at pinandar niya ang ilaw doon. Nagpatuloy kami sa aming hapunan at maya-maya lang, may nakita akong isang pares na mga mata sa di kalayuan. Nakita din po ito ni tiyahin at sabi niya huwag daw naming tignan. Nasa pinakadulo po ito ng bakuran at hindi na po ito masyadong abot ng ilaw. Pero tila ba yung mga matang ito ay medyo kumikinang at dilaw. Kinabahan ako at sabi ni tiyahin, bilisan na namin ang paghahapunan. At nung matapos kaming maghapunan ay hinantay kong matapos si tiyahin sa paghuhugas ng pinagkainan namin. Nagsabi ako sa kanya na magkatabi sana kaming matulog kasi natatakot ako. Sumang-ayon naman ito at pumasok kami sa kwarto. Nung nakahiga na kami, pinilit kong matulog pero hindi ko magawa. Lumingon ako kay tiyahin at ganun din po siya. Parang kakaiba daw ang gabing iyon. Sino ba naman ang makakatulog kaagad? Lalo pat may nakita kayong mga mata at nasa loob pa ito ng bakuran nyo. Hindi pa noon napapaayos ni tiyahin yung bubong namin. Gawa pa ito sa pawid at maayos pa din naman ito. Hindi kasi gumagastos si tiyahin, lalo na kapag maayos pa ang isang bagay. Habang nagkukwentuhan kami, pinahinto niya ako sa pagsasalita at nakita kong may pinapakinggan ito. At dito na ako nagsimulang makaramdam ng kaba at unti-unti na akong kinikilabutan kasi nakatingin si tiyahin sa bubong ng bahay. Nadidinig ko na merong naglalakad sa bubong. Dahan-dahan po ito at kung hindi mo papakinggan ng mabuti ay hindi mo talaga ito madidinig. Mapagkakamalan mo talaga na tao ang nasa bubong kasi mabibigat din po yung mga yabak. Sino ang nandyan? Tanong ni tiyahin habang nakatingin sa bubong. Huwag kang magkakamali na may gagawing masama dito sa bakuran ko. Baka hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Pagbabanta ni tiyahin pero dito pa nagsimula ang nakakakilabot na karanasan namin. Sir Chris, may tumakbo talaga sa bubong namin at huminto sa tapat namin. Nagtinginan kami ni tiyahin at nalaglag pa noon ang ilang bahagi ng pawid sa aming higaan. Hindi naman siguro ito magsilaglagan kung hindi tao o malaking hayop ang tumakbo sa bubong. Umalog pa noon ng kaunti yung bubong namin. Maliit lang naman ang bahay namin pero malawak yung lupain. Ito kasi yung gusto ni Lolo. Para daw simple lang at walang masyadong liligpitin. Hindi nagtagal. Nakadinig kami ng magaspang na boses na may halong boses ng pusa. At nagsasalita ito nang hindi namin maintindihan na parang nag-oorasyon. Dito na nanginig ang mga kamay ko at mga tuhod kasi kakaiba na ito at hindi na normal na pagpaparamdam lang. May tao o nilalang talaga sa bubong ng bahay, sa tapat mismo namin. Nakita ko rin natakot si tiyahin pero nagdasal po siya habang hawak-hawak ang isang rosaryo. Ako naman ay nakadikit na lang kay tiyahin habang pinipikit ang aking mga mata. Yun bang nakapikit ka na? Pero parang pipikit ka pa kasi nga natakot ako. Hindi nagtagal, mayroong sinasabi si tiyahin na hindi ko talaga maintindihan kung anong lingwahe. Maya-maya lang, may tumakbo ulit sa bubong pero patungo na ito sa likod ng bahay at nakadinig na lang kami ng malakas na paglundag at pagkalas ng mga damo at dahon doon sa likod ng bahay. At sabi ni tiyahin, umalis na daw yung aswang at hindi rin po namin matukoy kung hayop o tao ba ang nasa bubong. Gustuhin man naming matulog nung gabing iyon pero hindi namin magawa. Pero bandang madaling araw,
Nagsabi si Tiyahi na matulog na daw ako at may gagawin pa ito. Nakatulog nga ako at pagising ko kinaumagahan, meron ng mga itak sa loob ng kwarto at mga asin. Nagtanong ako noon kay Tiyahin kung ano yung inusal niya para maitabo yung aswang. Agad din naman niya akong sinagot na itinuro daw iyon ni Lolo sa kanya nung dalaga pa sila. Pero hindi lang daw alam ni Tiyahin kung ano ang lingwahe. Pero base sa aking pagsisiyasat, Latin po ang lingwahe na iyon. Dito ko talaga masasabi at napatunayan na malakas ang panalangin. Pwede itong panangga sa mga masasamang elemento. Sa mga panahong iyon, Sir Chris, hindi lang po kami ang pinaramdaman nung gabing iyon. Naglipa na din ang mga kwento doon sa baryo namin. Kahit yung mga kaibigan ko doon ay nagsasabi na pinaramdaman din sila. Simula sa araw na ito, alas 6 pa lang ay wala nang lumalabas sa bahay. Ito lang po yung maibabahagi ko sa inyo kasi ito lang naman ang naging karanasan namin na medyo malala at nakakatakot. Maraming salamat sa pagbasa.